Nakuha sa usa ka aklanon ang labing unang gold medal sa Team Pilipinas sa 31st SEA Games nga gipahigayon ngadto sa nasod sa Vietnam. Ang nakaangkon niini mao si Francine Padeos ubos sa pancaksilat nga paugnat sa kusog. Gihimong inspirasyon ni Francine ang iyang amahan kinsa anaa pa sa tambalanan nga nagpaalim. Bugat man ang gibitbit nga problema atol sa kompetisyon, apan wa kini nakababag kaniya nga maangkon ang unang gold medal alang sa atong nasod. Karong buntaga, sayran tang iyang storya sa pagpaningkamot, ingon man dedikasyon aron mahimong malampuson dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Ilahon ta karon ang batanong Pinay nga nag gold medalist sa 31st SEA Games pancaksilat. Tadong ilahon si Francine Padeos. Mayong buntag, maupay nga aga Francine at welcome dito sa GMA Regional TV Live. May gusto ka bang batiin ngayong umaga? Good morning po sa lahat po. Gusto kong batiin po kayong lahat na magandang araw sa inyong lahat kasi nga po tayo po ngayon ay yung mga atleta po natin ay lumalaban po para sa bayan po natin. Una-una sa lahat, congratulations, Francine, for bringing the first gold medal sa SEA Games para sa Team Pilipinas. Ano yung nararamdaman mo ngayon? Para po akong nananaginip. Kasi nga po, medal is, maka-medal po sa SEA Games. Sa sibling event nga po is parang, ano, ang laki na pong kumbaga ang laki pong pride nga makapanalo. What, paano pa kaya pag SEA Games? Tapos, gold pa po. At Francine, ngayong may gold medal ka na, kanino mo ba i-dedicate itong gold medal na ito? Para po to sa dad ko, actually. Para po to sa family ko. Kasi nga po, parang sitwasyon po namin na komplikado ngayon. Parang ito po yung medyo nag-lighten up sa amin. Kasi nga po, ito po yung makakatulong po sa amin. Hindi lang po para sa akin, kundi sa sitwasyon po talaga namin ngayon. Nanghihirap po kasi kami ngayon sa financial po kasi nga yung dad ko po is na discrash siya nung December. Nasa private kasi siya ng hospital. Nilagay po namin siya sa private. Kasi nga po, para po mas maalagaan siya ng sobra kasi po, medyo matanda na rin kasi yung dad ko. And we wish your father, no, na sana makarecover na siya soon and your family as well for strength pa talaga. Thank you po. Sa una pa lang, laking tulong po yung prayer na yan. Totoo, totoo talaga. At marami pang blessings na darating because of this. Amen. Yes. In God's will po. Oo. Kung para sa akin, para sa akin. Oo. Claim na natin yan, Francine. Gustong malaman ng ating mga kapuso, Francine, kung paano ba nilalaro ang pancaksilat? Ano po, yung pancaksilat, isang martial art po siya na dalawang kategory. Tanding, na which is yung combat po natin. Tapos, sine, artistic. Sa tanding po, para siyang, sabihin mo natin, para siyang UFC as of now dahil sa new rules. Nga lang, medyo may konting protection. Bawal po pa rin baliin yung kalaban mo. Bawal mo pa rin siyang tamaan in certain parts, especially sa ulo. Like what you were saying earlier, napaka-physical din ha, itong larong ito. Paano ka natuto nitong pancaksilat? Sino yung mga nagturo sa'yo? First of all, dati po kasi taekwondo ako. Nag-shift lang po ako ng pancaksilat. Nung parang na-in-love po kasi, let's use the word in love. Parang kasi nga po, hindi naman po ganun gaganda yung galaw ko or hindi ko po mapapakita yung love ko sa sila kung hindi ako ma-in-love. So, na-in-love po ako sa team family ko po sa Aklan. Kaya naman sa mga gustong sumubok din nito, lalong-lalo na yung mga tagahanga mo, Francine, ano yung advice na gusto mong sabihin sa kanila? Hanggat mahal nyo sa mga gustong sumali, hindi lang sa sport ko, kundi sa anong sport na gusto nila. Hanggat gusto nyo po yung sport nyo, hanggat mahal nyo po yung sport nyo, i-push yung self nyo kasi nga, bubunga talaga. Bubunga yung hirap, bubunga yung pagod, yung pawis na binigay nyo. Mommies, daddies,
i-push nyo po yung anak nyo basta alam nyo kung gusto nila yung ginagawa nila. Kasi po, sayang po yung magiging bunga kapag sa una pa lang puputulan agad natin. Lahat po ng hirap, lahat po ng magandang bunga, sisimula muna yan sa maliit. And to end this interview, Francine, ano naman ang mensahe na gusto mong ipaabot sa ating mga Kapuso viewers who's watching us right now? First of all, ingat po kayo lagi kasi nga po, kahit papaano, kahit po nakabaksin tayo, is may COVID po pa rin. Sana po mag-face mask pa rin po kayo, magdala po ng alcohol at mag-ingat po talaga kasi nga po, health talaga kailangan ngayon eh. Thank you. And thank you din sa iyo, Francine. Once again, congratulations! We're so proud of you. Thank you po.